tila napakalaking dilubyo na naman nga po ang nangyari ngayon mula sa koponan ng Golden State Warriors, mga kapatid. Dahil nga dito sa pagkaka-injured muli ni Klay Thompson. Ngunit pwede nga bang ma-trade agad ito ng Warriors at samahan pa ng ibang malalakas na manlalaro para mapapayag o makuha ang isang Giannis Antetokounmpo? Noon pa man nga po ay may lumalabas na na balita na maaaring ma-trade nga itong si Klay Thompson. Ito po ay nung hindi pa nga siya nai-injured. Matunog nga po noon ang pangalang Klay Thompson na gagawing trade asset ng Golden State para isakripisyo at palitan ng mas bata at mas malakas na isang Giannis Antetokounmpo. Pero palagi nga po itong nauudlot at tila hanggang sa balita nga lang nangyayari dahil tila paborito pa rin nga po ng Milwaukee Bucks at maging ng mga fans dito na ayaw nga nilang itong i-trade si Giannis pati ng kupunan. Para kay Klay Thompson naman, mataas pa rin naman nga po ang trade value nito ngayong taon. Pero nang dahil nga sa nangyari sa kanyang panibagong injury na naman, kung iti-trade nga nila ito kay Giannis, eh sigurado nga pong mas mahihirapan na ang kupunan ng Golden State. Obvious naman nga po ang sagot dahil ang balak nilang i-trade para kay Giannis eh na-injured na naman muli. So kahit sino nga maging ang mga fans, eh alam na nila kung anong isasagot ng Bucks dito. Unless magpumilit nga itong si Giannis na umalis talaga siya sa kupunan ng Bucks. Pero gayunpaman, eh bago nga lamang po nagsalita itong si The Greek Freak na hindi nga daw po niya alam o walang klarong sagot kung aalis nga ba talaga siya sa kanilang kupunan. So meaning mga kapatid, napakalabo nga po nitong mangyari. I-trade para kay Giannis, sobrang hindi nga po ito mag-work. Malamang kung sa ibang team, pwedeng-pwede. At malamang marami pa rin gustong kumuha dito ni Thompson. Pero habang tumatagal nga ang injured niya na ito, siguradong bababa din ang value nito. Kaya kung pipilitin nga ng Warriors, ma-trade agad itong si Klay. Bago pa man magsimula ang season ay pinag-iisipan nga po ng mabuti ng prangkisa. Mapapakinabangan pa rin naman nila si Klay kahit papano kung gagawin na lang nila itong pure shooter at limitahan ang kanyang galaw. Kilala nga ring matinik na defender itong si Klay Thompson. Pero malamang eto nga ang isa na magsasuffer talaga dahil malamang na mas lalang magiging ilang na ang galaw nito kapag tuluyan na ngang nagbalik siya sa liga. Ano nga ba ang nangyari na naman kay Klay Thompson, mga kapatid? Medyo mabigat nga po ang injury na naman itong si Klay Thompson. Siguradong gigil na nga po sana itong makabalik para maibangon ang kanyang kupunan na naging kulelat nga last season dahil pati nga po itong si Curry ay na-injured nga din. Kaya sino ba namang hindi babawi para sa kanilang kupunan, di ba? Ang nangyari nga po, mga kapatid, sukdulan nga po na hindi talaga maganda para kay Klay Thompson at maging ng kanyang kupunan ng Golden State Warriors. Nung una nga, ang akala nila, hindi ganun kagrabe. Pero nung halos wala na nga pong maramdaman itong si Klay Thompson sa kanyang lower right leg, kinabahan na nga po sila agad. Dahil pag ganito nga daw, maaari nga po itong mapunta sa isang Achilles tear o napunit na mga litid sa kanyang kanang binti. Agad naman nga po nilang pinaksamin itong si Klay. At makalipas nga po ng ilang araw, naku po, eto na nga ang kanyang naging injury. Napakabigat nga po nito at ayon nga po sa report, buong season na naman nga po mawawala itong si Klay Thompson. Sigurado nga pong parang pinagsakloban ng langit at lupa itong si Klay Thompson, mga kapatid. Dahil nga sa nangyari sa kanya, biruin mo ba namang naghahanda na nga siya sa kanyang pagbabalik? Tuluyan pang naudlot dahil sa panibagong injury na naman nga po. Di lang si Klay ang parang pinagsakloban rin ng langit at lupa nito dahil siguradong pati nga ang kanyang kupunan na Warriors at maging ang mga teammates nitong sila Curry talagang manlulumo sa ganitong nangyari kay Klay. Last season, sa kaliwang tuhod niya nga po ang napunit o ang kanyang injury. Ngayon naman nasa kanang binti naman ang napunit. So magkabilaan na nga po ito, mga kapatid. At malamang sa malamang na makakaapekto talaga ito sa kanyang magiging laro sa susunod na taon. Hindi natin alam pero posibilidad nga po yan. Para sa inyong mga suwestiyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.